ating mundo ngayon na puno ng karasan at katiwalian. Sa mundong marami ang may sakit at namamaluktot sa gutom. Ano ang kahulugan ng Pasko? Ano ang mabuting balita para sa mga maralita at ako? Sa mga may sakit, kagalingan. Ito ang ibig sabihin ng kapanganakan ni Jesus. Ang sanggol na isinilang sa sapsapan. Ang sanggol na pinanganak sa isang payak na kalagayan. Sa mga nagugutom, pagkain sa pagkainan. Ito ang ibig sabihin ng kapanganakan ni Jesus. Ang sanggol na isinilang sa sapsapan. Ang sanggol na isinilang sa payak na kalagayan. Sa mga nakakaranas ng matinding kabiguan, pag-asa. Ito ang ibig sabihin ng kapanganakan ni Jesus. Ang sanggol na isinilang sa sapsaban. Ang sanggol na ipinanganak sa payak na kalalagayan. Sa mga nakakaranas at patuloy na nakakaranas ng karahasan, hustisya. Ito ang ibig sabihin ng kapanganakan ni Jesus. Ang sanggol na isinilang sa sapsaban, ang sanggol na ipinanganak sa isang payak na kalagayan. Si Jesus ay sinilang sa sapsaban, kaya tayo'y magdiwang at mag-awitan. Papuri sa Diyos kay tasan, at sa lupa'y kapayapaan. Si Jesus ay isinilang, maging kaisa ng mga inaapi at ama. Kaya tayo'y magdiwang at mag-awitan. Mapuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Si Jesus ay isinilang, nagpagaling sa mga may sakit, nagturo ng kabanalan at pag-ibig, nag-alay ng buhay para sa kaligtasan. Kaya tayo'y magdiwang at mag-awitan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ating ihayag ang papuri at pagsamba. Ating ipamalita si Jesus ay narito na. Tayo'y magalak sa kabila ng pangamba. Tayo'y magdiwang dahil si Jesus ay kaisa ng mga api at dukha. Sa gitna ng kadilimang ating nararanasan, may handog na liwanag ang kapanganakan ng Mesiyas.